Oo, pasalamatan lang ho dahil sa kanyang malasakit center na ay wagas po ang tulong at hindi ho tulad ng ibang ahensya ha na bariya-bariya pag pumunta ka, hindi ko na ho babanggitin. Kailangan mo, ipapakita mo yung billing mo ng ospital, 50,000 ang ibibigay sa'yo, 5,000. Paano ka naman makakalabas ng lintik na ospital? Pakita mo yung gamot, aabutin ng 20,000. Ang ibibigay ni mayor o ni governor, 500. Paano ka naman magagaling? Imbis na gagaling ka, lalo ka pang maatake sa puso, madadagdagan ng sakit mo. Di tulad ng malasakit center, ha? Pumunta yung tao doon. Ito, diretsyano, tatapating ko na yun. Kaibigan ko, may kaklase ko ng high school. Yung asawa, kinikimoterapi. Kailangan 100,000 mahigit yata, 120, 130. Walang keme. Binigyan 100,000. So 20,000 na lang kailangan niya i-raise. Kita mo yan? Kung sa iba pa yan pumunta, Diyos ko po, baka binigyan ng 5,000 piso. Paano gagaling? Nasa linya po ng telepono si Special Assistant to the President, Secretary Christopher Bongo. Mayong buntag, Secretary Bongo, sir. Mayong buntag po, Sir Win, at mayong good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Sir, una sa lahat, salamat daw po doon sa OFW na kagad dinulungan po ni Attorney Vega kahapon na stop ninyo at mukhang makakauwi na ho yata yung galing po sa Saudi Arabia na therapist. Sir, salamat daw po, sabi po ng Mr. Secretary Bong. Pasensya na po kahapon nung tumawag kayo na nag-speech pa po ako doon sa isang invitation sa akin, ngunit inatasad ko yung staff ko na hindi kasuhin kagad. Aho. At huwag ko kayo magpasalamat at trabaho namin yan at bukas ang ating tanggapan. Yung isa rin ho nga, inilapit ho namin sa malasakit center ninyo, papakimo ng kanyang asawa na 120, sinagot na po kagad ng malasakit center na 100,000, malaking tulong po. Yung mga kaklase niya ay nagambag-ambag para mabuo yung 20,000, pero laking tulong daw po ng malasakit center ninyo, Secretary Bongo, kaya yung misis po, yung pasyente mismo na nakikinig ngayon, si Mrs. Larios ay nagpapasalamat po sa malasakit center. Sabi ko, pasalamatan si Secretary Bongo na nakikinig po siya ngayon. Sec, salamat daw po. Gaya na sinabi ko, huwag po kayong magpasalamat sa amin. Sa inyo po yan at binabalik lang namin sa inyo. At bukas po yung malasakit center na yan para po yan sa tao, sa Pilipino. Sabi ko, ang qualification lang yan, maging Pilipino. Maging Pilipino ka lang. At lapitan nyo lang yung desk na yan para hindi na kayo mahirapan at hindi na kayo ipasa-pasa pa sa ibang ahensya. Tuturuan kayo ano dapat gawin nyo. Pangatlo, meron tayong senior citizen express lane para sa mga senior citizen at saka para sa mga disabled rin po, para mapabilis kagad. No? Hindi na kayo kailangan pang pumila. Pang-apat, gaya ng sinabi ko sa inyo, itong malasakit center po ay isa one-stop shop po ito. No? Para hindi na kayo pupunta sa iba't ibang opisina. Nandiyan na po yung DOH, DSWD, PCSO, PhilHealth, and finally po ang malasakit ang tutulong to hanggang maging bababa na inyong bill to the minimum or maging zero po kung maaari. Nako. Sir, bago tayo lumipat sa ibang topic, ano raw po bang kailangan nilang dalhin, sir? Kunwari yung mga kailangan makalabas ng ospital, medyo mataas yung bill, ano po ang kailangan dalhin nila? Kailangan ba ng mga ID? Ano pong requirement, sir? Meron lang social worker dun sa test na yon. Lapitan nyo lang at tuturuan nga po kayo ano yung proseso na gagawin. Nandito na rin yung representative ng DOH, DSWD, PhilHealth, PCSO po. At finally, yung malasakit na staff ang mag-guide o tuturo sa inyo anong dapat gawin. Kaya po natin nilagay itong malasakit center. It's a one-stop shop po. At meron na tayong 9 na malasakit all over the Philippines po. And soon po, magdadagdagan pa ito sa ulitin ko na lang, alam, meron tayo sa Manila, PGH, meron tayo sa Davao, meron tayo sa Cebu, Tacloban, Maasin, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Palawan, and soon po sa Bohol, sa Pampanga, at sa Cagayan de Oro rin po, Butuan, meron rin tayo nalagay. At sa mga strategic places po na may pasilidad yung hospital para malapit lang nilang
hindi na sila kailangan pang palaboy-laboy ng opisina, pupunta rin ito, tatakbo na naman doon. So isang opisina lang po, one-stop shop desk po ito. Alright. Sir, maiba tayo. Yung pagbibitiw po ni ASEC Mocha Uson, siguro po eh, para daw ay ibigay na yung budget ng PCOO dahil hinuhold yata ng mga mambabatas, sinakripisyo ang sarili. Ano po reaction niyo rito, sir? Mukhang malapit din sa puso ng Pangulo itong si ASEC Mocha dahil sa mga tulong po nito sa gobyerno. Ano po reaction ninyo rito ng palasyo sa pagbibitiw ni ASEC Uson, sir? Kahapon nga po, no? Actually, nung isang araw pa niya pinadala sa akin yung sulat po. At sinabihan na po niya ako na magbibitiw ng araw po siya. So, antayin na lang po yung formal na pag-anunsyo niya. At nagpasalamat naman siya. Ako rin, sabi ko publicly, salamat sa iyong serbisyo kay Pangulo Duterte sa kanyang gobyerno bilang ASEC for social media at saka sa pagpapakalat ng balita globally, lalong-lalo na sa mga OFW natin at naging good ally po siya sa ating Pangulo. Very good ally po siya. At hindi na po ako magdadagdag ng komento kung dahilan sa pag budget yung nadidelay yung budget niya. Aha. Subalit sabi ko nga salamat kay Mocha at saka sa magiging plano pa niya sa future, I'm sure magiging aktibo pa rin siya bilang citizen Mocha at ano po yung magiging plano pa niya sa future political plans niya, I wish her good luck po. Sir, yung kay Yusek Maglungsod naman, mukhang matagal na ho yata ito. Ano ho ba talaga raw ang reason nito? May nagsabi kasi sa atin na hindi yata nagagampanan ni Yusek Maglungsod yung trabaho niya dahil kaliwat-kanan pa rin ang mga strike ng mga empleyado, ng mga manggagawa sa iba't ibang mga factory, Sec. I don't want to speculate, no, kung anong maging rason. Aha. Tayo na lang po natin yung I'm not authorized to speak. Sige po. President, tayo na lang po natin yung formal na announcement po. Alright. Sir, ito na lang. Panghuli na lamang si Mayor Inday Sara. Lighter side po ito. Nag-post kahapon, nagtaya sa loto yung 850 million. Pag nanalo ro siya, yung itatabi niya yung 121 million para sa mga abogado ni Senator Trillanes. Napakagandang kalooban naman ito ng Mayora, sir, despite the fact na binabanatan yung tatay niya ng senador, secretary. Ano po reaksyon ninyo rito, sir? May magandang loob naman talaga yan si Mayor Sara kahit na sa kanyang mga kalaban. At least tutulong si Mayor Sara. Kahit ganun yan, mabait talaga yan at saka may puso yan si Mayor Sara. Pero yun. Panghuli na lamang. Huwag nyo lang galitin. Pangalawa, sa totoo lang po, noong nakaraang linggo, tumaya rin kami ni Pangulong Duterte sa loto. Si Mayor Duterte na doon, inutusan niya akong tumaya. Nandun sa kanya yung mga... Kit! 18 po na papel sa loto. Nandito na po sa kanya. Akin rin po, meron akong tumaya rin ako ng dalawa. Mm-hmm. Dalawang papel. Hindi ko alam magkano yung amount. May inaalagaan bang numero si Pangulo, sir? Or ika nga yung lucky pick kung tawagin? Meron rin siyang lucky pick at kagabi uli, nagpataya siya. Meron siyang 6 na lucky pick numero. Baka gusto niyong gayahin. Pwede kong sabihin dito. Kaya lang, baka may makahati siya kung manalo. Ito lang, no? Nag-usok kami, sabi niya, sayang din. Baka makachamba tayo. At ako po mismo, tumataya talaga ako ng loto for the past. Sir, kasi nakakatulong naman, hindi naman pupunta sa wala yan. Di ba, naibibigay sa charity naman niyang itinataya dyan. Hindi, ang amin rin, aside from makatulong tayo sa charity, baka po makachamba. Ano ba, sir, ang gagawin pag nakachamba kayo ni Pangulo? Anong gagawin ninyo? Si Mayor Sara, idodonate siya sa mga charitable institution, pati kay Senator Trillanes. Napakaswerte ni Trillanes. Kay ikaw, sir, pag ikaw tumama doon sa dalawang ticket mo.
Ang kalahati po ay didonate ko sa ano, sa Malasakit. Malasakit Center po para makatulong pa lalo sa kanila. Aha. At pamasahin na yung mga pasyente. Aha. Si Presidente Quezon, si Pangulo, ano na kaya, saan niya gagastusin yung ipapanalo niya? Hindi na kailangan yun, sir. Hindi lang ako makasagot para kay Presidente, ba? Pero kaya mag-donate rin siya kay Trillanes. Labing anim na ticket, sir, ang binili ni Pangulo. Labing walo po. Labing walo. Akalain mo yun, labing walo. Sir, bubulungan ko na itong si Kimberly na stop ko na kopyahin ko ngayon number ng Pangulo. Baka tumama din. Huwag mo lang parehasin lahat. Baka magka lahat. Maraming salamat po, Secretary. Ay, sir, pahabol lamang meron ho nag-text dito. Kahapon daw, itong mga ilang media nagngangawa dahil nakuna saan si Pangulo. Biglang no-show daw ang Pangulo. Ano ba nangyari, sir? It's a private time lang po. No? May private meeting lang po siya. Yun. Confidential lang po. Apo. Anyway, antayin nyo na lang po. Hindi, wala naman po siya sakit, ano? Wala naman po. Ay, very good. Thank you. Kanyang appearance. Thank you, Lord. Today. Apo. At kayo na lang po ang humusga at panay speculation lang po ang lahat. At huwag po kayong mag-alala. I assure you, is in tip-top condition. At sa mga kritiko po, mas malakas pa siya sa inyo. Maraming salamat po, Secretary Bongo, Special Assistant to the President. Magandang umaga, mabuhay po kayo at huwag po kayong manawang tumulong sa mga kababayan natin, Secretary. Maraming salamat po, Sir Win. Magandang umaga po at ulitin ko. Mahal namin kayong mga kapatid namin sa Pilipinas. Maraming salamat.